Inireklamo ang isang online seller na nagbebenta umano ng peking alahas at relo. Depensa ng suspect, namatayan siya kaya hindi niya maasikaso ang kanyang negosyo. Tunghayan yan sa aking eksklusibong pagtutok. 5.57 grams. Online live seller ng mga alahas at relo, si Josephine Uy Tuazon. Inireklamo siya ng mga OFW at mga taga-probinsya dahil pagkatapos daw nilang magbayad, wala pa rin silang natatanggap na item. Ibibenta ko rin po sa mga friends ko. Eh, ang problema nga, sa sobrang tagal po, sir, yung mga lahat ng mag-order sa akin, umalis na sila kasi bakit daw ganun katagal? Grabe po yung stress ko, sir. Almost hindi po ako makatulog. Minsan mainit ang ulo ko. Siyempre, hindi po ganun kadali yung pera. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, may pamilya ka. Ang dami niya pong followers, ang daming mga nagmamine, dagsa po yung miners. Kaya naisip po, hindi po siya scam. Hindi po siya scammer. Nakaka-stress. Yung 10K na yon talagang sinugal ko. Nasabi ko, sige, susugal ko to para sana mas lumago. Ang nangyari po, lalo pong kami nawalan eh. Nagtanong na po ako kung pwedeng pick up siya. Sabi naman po niya, yes. Pero hanggang sa nag-follow up ako na nag-follow up, wala na po hanggang ngayon na block ako. Non-plastic siya. May mga nakatanggap daw ng iba pang binili nilang item pero nang ipacheck sa pawn shop. Either fake po o sobrang lightweight, wala siyang value, hindi siya tatanggapin sa sanglaan. Nag-message ako, nagpo-post ako sa nagko-comment ako sa page nila na ayaw ko na, I don't want it anymore. So don't force me, I want my refund. And then sabi, no, we don't refund. What the hell? So doon ako na-stress na sobra kasi wala silang wala talagang update eh. Nung pag-uwi ko ng Pinas, lagi na po akong nanonood ng live niya. Pero siya pa yung galit si Rel. Lagi siyang namumura, nagbumura siya ng bobo daw kami. Naghain na ng reklamo at nag-report na sa police at NBI ang mga complainant. Sabi naman ng inireklamo, hindi raw siya ng scam. Hindi lang daw niya maasikaso ang negosyo dahil pumanaw raw ang kanyang asawa. Hindi naman namin kontrolado yung magreklamo sila. Ang amin lang sana, bago kayo maghusga, sana inaalam muna nila yung totoo. Sinuspindi rin daw ng e-wallet service ang kanyang account matapos siyang ireklamo, kaya hindi raw siya makapag-refund sa legit customers niya. Mula February hanggang March, tawag kami ng tawag, kulit kami ng kulit. Ito po yung proof namin na lagi po namin kinukulit ang e-wallet. So, binalik naman nila, pero tagtad na kami ng bash. Hindi namin isinapubliko yon kasi ayaw namin magpanik sila. Sabi pa niya, may mga scammer umano na pumirata sa kanyang online selling page. Wala akong binibentang peke. Unang-una, habang nilalive ko yun, meron akong, pinakita ko yun ng maayos. Lahat po ng mga pending namin, lahat po aasikasuhin namin, i-refund po yung dapat i-refund, ipapadala na po namin yung mga kulang namin na items ngayong week. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.